Sir Rapi, tulungan niyo po ako. Noong Sabado po kasi, tinahog po ako ng amok sa taas. Noong dalawa, kinausap po nila ako. Una po, pinagbibintangan po ko palagi nang hindi ko naman po ginagawa. Sabi ko sa kanila, may CCTV kayo, bakit hindi po ninyo tignan? Ginagamit ko daw yung mga gamit nila. Tapos nung wala po sila magpatunayan, sabi po nila, pag nakagawa daw po ako ng mali, hindi na daw po nila ako didiretso ng agency. Idediretso daw po nila ako sa kulungan. Tapos pinagbibintangan po nila ako. Wala po akong oras na hindi nila ako pinagbabantaan. Natatakot na po ako. Gusto ko na pong umuwi. Tumatawag po sa agency kung hindi na po ko iniintindi. Lenny Ma Pabalate. Yes, na nasa Riyadh po. Nasa Riyadh. Ilang buwan na o ilang taon na si... Nag-start po daw siya ng ma-deploy is March po, sir. Then, August na po siya sa akin kumontak. Hindi ko po alam na nag-ibang bansa po siya. Gusto na niyang bumalik kasi siya ay nakakaranas ng panggigipit, pang-aabuso sa kanyang yes, employer. Okay. May verbal abuse na pong nangyayari sa kanya. Then, dinuduro-duro na rin po siya nung amo niya. At pinagbibintangan po siya ng kung ano-ano. Ano usually ba yung pinagbibintang sa kanya? Halimbawa, ito po yung nangyari nung ano, nagpapasok daw po siya nung driver dun sa bahay po, which is hindi naman po totoo. Ayun yung sinasabi niyang i-check sa CCTV? Yes po, pati po yung mga staff po daw na ginagamit po niya tulad ng suklay, lagi daw po yung sinasabi ng madam niya tsaka yung mga ibang staff po daw na nasisira niya, hindi naman daw po yung totoo. Last month po, kinaltasan po siya kasi po yung about po yun sa manok. Na, manok? Opo. Kinaltasan po siya noon kasi po, nagano po siya ng, inutusan po siya ng baba niya na ilagay daw po yung pinamalengkehan doon sa freezer yung dalawang manok, tapos yung isa po sa chiller. Tapos after po noon, dinala po nila yung nanay ko doon sa nanay ng amo niyang babae, doon po nila pinag-duty, tapos pagbalik daw po doon sa bahay ng amo niya, kumatas na daw po yung dugo, doon pinagalitan po siya ng pinagalitan, tapos dinuro-duro daw po siya. Okay, aside from the pananakot, Sabi po ng madam niya, tama man po o mali yung nakikita ko sa iyo, dadalhin na kita sa kulungan, hindi na kita dadalhin sa agency mo. Okay, yun po yung sinabi sa kanya. Okay, tinatakot talaga siya, yes, na po. Ipakulong siya sa ibang bansa. Yes po, tapos nagre-reklamo po kami, humingi po ko ng tulong sa agency niya. Lagi po nilang sinasabi na tiisin mo ate, kasi wala pa naman, hindi ka pa naman nasasaktan, sinaktan ka na ba? Sabi po ng mama ko, hindi pa naman, pero dinuduro-duro na ako, minumura-mura na ako. Tapos sabi ko sa agency niya, hihintayin pa po ba natin na masaktan siya, na may mangyari sa kanya? Tapos hindi po talaga ako binabalitaan nung agency niya. Lagi niya po akong sinasabihan na... Anong agency ito? Service Online Corporation po. Nag-message po kasi sa akin kanina, nag-iwan po yung mother ko ng message kanina na hindi ko rin po napasa yung evidence. Sabi po niya dito, may time din po daw nung pagdating niya po sa Riyadh, hindi po daw siya sinundo nung amo niya. Bali siya lang po daw yung lumakad mag-isa, tapos meron lang din po ata nag-concern citizen sa kanya na Arabo na tawagan yung employer niya, yung totoong employer niya, saka po siya sinundo. Good afternoon, Miss Estrella. Good afternoon. Miss Estrella, nasa aming tanggapan ngayon, no, ang anak ng isa nating OFW, si Miss Lenima Pabalate. Yes. Okay? Apo. At ang sinasabi niya sa amin dito, nang hingi na sila sa inyo before ng tulong, yes, at ang sabi lang ninyo is tiis lang muna. Opo. Hindi ka pa sir, ang sabi po namin, nakausap ko po ang mama niya. Ang sabi po namin sa mama niya, tinanong ko po kung ano magandang gawin. Sabi ko po sa kanya, kausapin muna niya yung employer. Kasi po, kung ano sasabihin, dun po kami mag-ano. Sabi naman po ng nanay niya na si Lenima po ang worker, sabi naman po ay ano, antay-antayin lang daw. Kasi sir, okay naman daw sila ngayon. Maya-maya, pag-iinita na naman siya. Kaya hindi ko rin po alam kung anong gustong mangyari nitong worker. Pero po sir, sa ngayon sir, na-report na namin yan eh. Na-report na po namin itong sitwasyon ng worker. Sabi ko naman po sa anak, pakiantay-antay lang within this week. Or kahapon nga po, kasi po pinapatawagan ko po ang employer. Ngayon po, kung ang gusto daw po ng worker namin,
ano na lang, ilipat na lang siya ng ibang employer. Ganito po kasi yan, sir. Nung sinabi ko po sa kanya na, totoo po, di ba, Ma'am Nika, nagsalita po ako sa inyo na didiretso po ako ng tool po kung may mangyari pong may masama sa mama ko. Chinat po kita ng ganun. Sinabi ko po sa inyo kung ano yung dahilan bakit ako nag-chat ng ganun. Dahil nakaka-alarma na po. Oo, unang-unang po sa lahat. Ko, yun nga, diba, po, sabi ko. Oo, sige. Nag-update po sa akin ngayon lang si Owa. Attorney Malanza, magandang hapon po. Hello, hapon. Magandang hapon. Meron po ulit tayong OFW dito na nangangailangan ng ating tulong. Attorney Malanza, sana magawan po natin ng paraan ito. Okay po. Tutalan niya dyan din po yung Philippine Recruitment Agency po. Yung representative po kasi nila nakausap din namin kanina. At ito nga po, yung tungkol sa concern ng ating ni OFW Pabalate. Ang sinabi po sa amin ng Philippine Recruitment Agency is that nakausap na nila yung kanilang counterpart, which is the FRA. And then, kino-ordinate na rin ng FRA sa employer. At ang pangako daw ay magkakaroon ng settlement this Saturday po. Meaning, December 23. And then, kausap din po namin yung mama niya, si Lenimao, no? Kausap din po namin kanina. And then, sinabi pa rin po ng Philippine Recruitment Agency, no? Na mag-wait sila doon sa settlement ng ating OFW at ng kanyang employer dahil according din sa ating OFW, so gusto ko rin to i-confirm. Although nakausap din po namin kanina si Lenima na parang gusto niya magpalipat ng employer at gusto niya rin na maklear yung kanyang pangalan sa mga accusations ng kanyang employer, which is yung kanina nga na nabanggit, pati yung paggamit ng suklay, and then yung mga little things daw, yun po yung binanggit po sa amin ng mga ni Lenima po kanina po. Lahat po kasi ng detalye, ma'am, ibinigay na po natin kay Attorney Malanza. So, aantayin na lang po natin ang feedback po from OWA. Okay? Yes, po. Tutulong po ang OWA, ma'am, para mas mapaaga po ang pag-uwi po. Attorney Sherilyn Malanza? Opo. Ma'am, bibigay po namin off-air lahat pa po ng detalye para po malocate din po natin yung kinaroroonan po ni Ma'am Lenima. Maraming salamat po, Attorney Sher. Welcome po. Magandang hapon po. Narinig mo naman, no? Opo. Yung ating OWA tested and proven na yan. Okay. Yes po. Ma'am Lenima, no, narinig namin ang inyong problema. Narinig po at dumating ang sa tanggapan ni Senator Raffy Tulfo ang inyong hinaing. Okay, ma'am, nakausap daw po kayo kanina ng OWA. Okay? Ano po ang gusto niyong mangyari ngayon? Do you want a rescue or do you want a change of employer? I want a rescue, sir. Ayaw na po talaga. Kasi anytime po, pwede po nila akong gawan ng hindi maganda. So rescue. Ayaw ko na po talaga dito. Okay, rescue. Sige, ipaparating namin yan, no, kay Attorney Malanza ng ating OWA. Malinaw naman, no, ang gusto na ng ating OFW ay rescue. Makauwi na po. Makauwi na dito sa ating bansa. Yes po. Okay, Ms. Lenima, no, Ma'am Lenima, we will coordinate with the appropriate agency of government. Okay, at sisiguraduhin po namin na ang tulong ay makakarating po sa inyo sa pinakamabilis. Pinakaagarang panahon. Salamat po. Ma'am Lenima, mag-ingat po kayo dyan, Ma'am, sa Riyadh. At paparating na po ang tulong. Lorraine, baka gusto mong palakasin ang loob ng mami mo. Kausapin mo. Gagawa na po nila ng paraan lahat to. Kaya ano ka lang, kalma ka lang. Ano, pray ka lang palagi. At magtiwala ka sa kanya na makakauwi ka. Nailapit na po natin to. At gusto ko po magpasalamat sa programa ni Sir Raffy Tulfo. Dahil po na-actionan niyo po yung... Maraming salamat. Okay, Ma'am Lenima, kayo po, may mensahe po kayo sa inyong anak? Maraming salamat kasi nandiyan ka. Hindi ko alam kung kanino ako lalapit. Matagal na po ako nagtitiis dito. Okay. Sige po, Ma'am Lenima, Ma'am Lorraine, ipagpatuloy po natin ang pag-uusap po ninyo sa kabilang studio at ibibigay na rin natin lahat po ng importanteng impormasyon kay Attorney Malanza. Maraming salamat, Ma'am. Salamat din po. Merry Christmas, Ma'am Lenima. Paparating na po ang tulong. Mag-ingat po kayo dyan, Ma'am, at tatagan lang po ang loob, Ma'am, ha? Okay. Salamat po. And maraming salamat na rin po kay Mika Angel Estrella. And gayon din po kay Attorney Sherilyn Malanza. Maraming salamat po. Okay.